Guys, welcome again to my YouTube channel, Ingo TV Works. So for today's Ingo TV Works, car review and troubleshooting DIY. Ang gagawin natin is magpapalit tayo ng fluids. Tapos radiator fluid, transmission fluid, engine fluid, no? Engine oil. Dito sa car ng brother ko na Toyota Vios 2012 model, no? Top of the line. Ngayon na may BBTI na ako na. So, hindi ko nakabili ng spark plug. Hindi nang sinanong natin spark plug, no? So, unang gagawin natin, buksan muna natin. Bilis yung buksan natin yon para makita natin yung spark plug na lagayan. Tapos, ginak na namin, guys, eh. No? Tapos, bubuksan na natin yung sa engine muna. Pangalawa is yung sa transmission. Pangatlo, yung sa coolant, no? Bubuksan natin para tumulo na lahat mamaya. Tapos, since wala tayong compressor, gagamitin na lang natin ang vacuum cleaner na may buga para medyo tumulo lahat ng sinod natin. Okay, guys? Ang gagamitin nga pala natin ng mga materials, original Honda lahat na... Ay, original Honda tuloy. Original lahat na Toyota galing sa casa. Binili niya. Ang sinasuggest ko rin, eto, Toyota motor oil. Ito, so kailangan namin nito motor oil. Huwag lang kayo maglagay na iba. Parehas lang naman yung presyo sa kasa eh. Kasa na lang kayo bumili. Siguro mas mataas lang mga 50 pesos. At least nakakasigurado kayo ng Toyota brand. Ganun din sa Honda. Ako kasi Honda oils din eh. Ito yung coolant na ilalagay natin, no? Nakalagay dito, hindi mo na kailangan haluan ng tubig. Pero syempre, hindi naman kasya to sa isang buong radiator eh. Hahaluan pa rin natin kahit papano. Huwag mo na lang ihalo, direkto mo lang sa ibuhos. Tapos, eto, ang pinaka mga ganda na ATF na para sa Toyota. Automatic Transmission Fluid. Type B. B4 ba to? BIV. No? Para dito talaga sa Vios to, sa mga Altis. No, so yun gagawin natin. So bubuksan, kailangan mo ng tatlo nito. Tapos yung motor oil, mga 4. No, 4 liters. Tapos palit na rin tayo ng oil filter. Yung oil filter kasi natin, usually, ang ginagamit ko, Bic. No, pero kasi, pwede naman, you can use yung OEM ng Toyota. Ayan, no. So, I would suggest, ito na lang gamitin nyo. Iba kasi tinatanggal yun, dadali sa auto shop. Ito na lang din. Mura lang, guys. Diferensya, 25 pesos. Ito na kayo sa original na Toyota. Okay, guys. Tara. Gawin na natin itong... Una natin gagawin, tatanggalin natin yung ating cover. So, kailangan natin ng 10, no? 10. Ang size 10. Ingatan nyo lang, huwag malaglag. Dati kasi nag-change oil din ako, pero sa Toyota Innova, yung Toyota Innova. Ito ang Vios. So, tanggal na natin. Ayun na, napakadumi. Napakaduming. Ayan. So, dyan, may tagas-tagas. At least makikita natin ngayon, lilinisin natin. Kasi may complaint siya, nag-jerking din eh. So, dalawa yung cause nun. Madumi yung spark plug, kailangan palitan. Or, sa transmission fluid. Okay? So, tatanggalin lang natin. Tapos patuloyin natin yung mga fluids. Habang tumutuloy siya, yun, saka natin siya tanggalin para malinis. Okay. Tanggalin natin. Actually, sanay akong pag-holde, pero...
tatanggal natin. Medyo okay pa naman, pero preventive maintenance, palitan na lang din natin. Yung usually kasi iba, pinapaitim, as in parang burak. Huwag nyo gagawin yun. Yun, pag every 6 months o 8 months na regular na gamit, palitan nyo na kahit malinis pa para tumagal yung tiga nyo ito. 2012 pa, sa 10 taon na, pero pag parang bago itong bago manakbo. Okay guys, tara sa ilalim tayo, buksan natin yung mga ano doon, yung mga papatuluin natin ng mga fluids. Okay guys, tara. So guys, eto na, andito tayo sa ilalim, no. Etong gagamitin natin para sa oil is ano ba to? 14. Eto siya, oh. Diba? Ayan. So ayan ang sa oil. Tapos sa ETF natin, 14 din. Ito naman siya. Ayan, ETF. 14 rin, no? Tapos ito yung pagtanggal natin ng oil filter. Tapos, che-change natin yung ating tubig. Ito, bubuksan natin mamaya to. Para sa radiator, no? Mabilis lang to, guys. So, tara, balik ako kayo. Oh yeah. Oh yan, no. So guys, dito ha, iluwangan muna natin. So counterclockwise. Yan. So ready na natin yung pansalok natin, no. Teka. Baka sumobra eh. So gagawa pa tayo ng isa pang ganito. Baka umapaw na bigla, wala tayong backup. Teka lang ha. Pause muna. Okay guys. So buksan na natin, may backup na tayong isa. Baka umapaw eh, malamang sa malamang aapaw. So so guys, tumutulo na siya. Yung pamalit natin, naka-ready na. Ayan. So, ito muna, engine oil muna, no? As expected, sa sobra siya. Go. Ayan. So, kailangan natin ng backup. So, ito mo to. Ayan, no? So guys, pwede pa to, no? Kulay pula pa eh. Pero, yun nga, tapo na rin natin kasi wala, ganun na talaga yan. So, buksan natin yung ito, stop. Para lalong lumakas yung tulo, buksan na natin to. Yan. Tapos, ito. Para lalo pa magkaroon ng air, lalabas lalo lahat ng mga ano. Edit mo ba to? Oo. Hindi na. Bakit ang roda? At may editing. Yan. So, yan. Ang madumi. So, tapon na natin. Ano ba? Oo, nakos ko. Okay guys, nakuha na natin, no? Pinapatulo na natin. Nakuha natin yung tornilyo na. Papalitan na natin to. Itong pinaka-tawag dito, gasket eh. Pero parang metal gasket. So, nung bumili tayo sa ng oil filter, may kasamang ganito. So, lagay na natin yan. So, ready na natin siya. Susunod na kakalasin natin is yung ATF naman. Okay, guys. Tara, kalasin na rin natin para tumulo na rin. Okay, guys. ATF naman. So, ganun din, 14.
Luluwangan natin. Ayan, maluwang na. So, yan. Ayan, kulay pula pa, oh. Pwedeng-pwede pa to, oh. Oo nga, no. Pero, syempre, gaya nga ng sabi ko, preventive maintenance. Madali naman yan. Pulang-pula pa siya. Kita ba dyan pula, tol? Pulang-pula pa nga. Pulang-pula pa. So, malamang sa malamang, kailan ba ito huling napalitan yan, tol? 2 years. One year. 2 years or 1 year? 1 year. Usually kasi, 2 years. Pero yun nga, preventive maintenance, kung araw-araw nyo ginagamit, palitan nyo na lang din para mas maganda. Yan. Pero yun nga, pulang-pula pa. So, huwag kayong manghinayang kasi yung ipapalit naman natin eh, mas maganda eh. Yan. Yan. So, tamang-tama lang, yung isang galon kasi is equal to 4 liters. So, tinanggal natin yung half. So, parang 3 liters ang ATF ng isang Honda Vios eh. Hindi ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong, no? 3 and a half liters ata ang ATF ni Honda. Ay, ni Vios. So, tanggalin ko lang yung... Sige, dyan mo lang. Tanggalin ko lang yung ano sa ibaba para lalo tumulo. Ayan. So, guys, I would suggest, no, bago nyo gawin to, itakbo nyo muna yung sasakyan. Mga 10 minutes na running siya para yung mga fluids natin medyo mainit siya or mainit siya, flash siya ng mabuti. Huwag nyo gagawin to nang hindi nyo pinapatakbo yung makina nyo muna kasi hindi ganong tutulo yung mga fluids nyo. Okay, guys? Ngayon, gagawin naman natin, tanggalin na natin tong oil filter. Pause mo na. Filter, ang gagamitin natin itong tool na to. Pagtanggal siya ng oil filter. So, what it would do, ito yung oil filter, irarap natin, tapos, ayan, irarap natin siya, then, ililift natin to, making na, maklip-klip yung, ano, filters, ma-twist natin. Okay, guys? Tara. Ay, hello po. Dito ka kaya, tol? Nakuha mo ba? Sika. Umudulas. Tama na ito. So ayan, guys, medyo umikot na siya. Tsagaan nyo lang kasi medyo talagang mahigpit tong oil filter. Umikot naman na siya.
Ayan. So, papaikutin lang natin siya hanggat may twist na natin siya by hand. Ayan. So, yan, by hand. Ah, nakuha mo ba? Kita mo? Mm. So, tutulo siya eh. So, kailangan natin ng... Ayan. Yan. So, yan ang oil filter natin. Mm. Yan, oil filter. Yan, tumutulo na siya. Unti lang naman yan, no? Pero mahalaga kasi mapalitan yan. Yan. Okay? Tapos, ito yung langis natin. Tumutulo pa rin. Paunti-unti. Yan. Okay? So, balik tayo mamaya, no, guys. Patuloy muna natin siya. Mga, kahit mga 1.5, 1 hour, or kalahating oras. Or 15 minutes, pwede na rin. Bubugahan na lang natin ng vacuum cleaner. Guys, gamit na natin yung ating oil filter. Pwede natin roskas muna. Nilagyan ko lang ng oil dito. Actually, may oil na siyang kasama. Nilagyan ko lang ng langis pa para mas lubricated siya, no? Para lalong umipit dun sa loob, no? Tapos noon, bubugahan na natin ng mga... nung hangin para tumulo lalo yung mga langis niya. Para maisalpak na natin, guys, no? Okay, tara, guys! Play mo na. Okay na? Okay, guys, dito, ilagay na natin, no? Linisin lang natin. Dun sa oil filter, no? Yeah, malinis. Kita mo ba? Diyan to, malinis. Ayan, so malinis siya. Yo, ganyan dapat ang itsura, guys, ha. To tumutulo pa kasi. So, blow-blowerin pa natin. Kontra dun sa ating yan, tumutulo pa rin to. So, blow-blowerin pa natin yung mga 'yan. Ayan, oh. Pero 'yan, pupunasan lang natin. So guys, eto, roskas. Hindi ka naman magkakamali dyan, no? Yun. Yun. So, kita natin. Kita natin ang kamay, no? Ito. Okay. Higpitan lang natin yan using yung ating tool. Kahit onting higpit lang. Ayan, oh. Hindi na kaya ikutin ang kamay. Hindi naman natatanggal yan. Tapos, bubugahan na natin ng hangin. Tapos, saka natin kakalasin yung ating... Okay, guys, no? Tara, babacuumin na natin. Pero, pabuga. Pero, since ang gamit kasi natin vacuum, cleaner, walang control... So, pag tendency, pag dinikit mo na siya ganon, pag binuksan mo, yung tapon nung bubulwak. So, lapit natin, dahan-dahan dun sa butas, para yung tulo dun sa ilalim, medyo hindi siya bumulwak at magkalat dun sa ilalim ng langis. Okay? Oh. Bali, ganun nga, no? On natin. Tapos, bumulwak na yun sa ilalim. On mo, on. Yan, so dahan-dahan lang, lapit yun lang. Okay pala, malinis na rin natin yung... Ayun, dumi pa dun sa iba. So, tingnan natin sa ilalim kung... So, as expected, bubulwak siya. Pero minimal lang naman. Kasi onti na lang din yung laman na lang. Bumulwa. Nung una, hindi ko onti na lang. Ano na natin? Anyway, ganun din naman eh. Ilinisin naman din natin yung ilalim. So...
siya. Sige, buga. Yun, ang dami to. ATF pa na tira. Makita nyo guys, so pag hindi nyo binubuga ng compressor o kaya ganyan siya, ganyan pa'y karami. Okay, buga at maubos. So I would suggest gagamitan nyo lagi ng vacuum cleaner or compressor, no? Para masimut nyo. Ano? Kasi kung papatuloyin nyo lang yan ng mga 30 to 1 hour, wala, hindi mauubos yan. So, mahalaga yan, vacuumin nyo para at least simut na simut. Okay na, tol. Yan. So, kita nyo. Tapos pupunasan na lang ulit natin, no? Ng ating basahan. Oh. Yung tornilyo natin doon sa ating ayan dito. So, ganyan natin. Sara na natin. Okay. Tapos, higpito natin, no? Okay. Clockwise. Clockwise, yan. Yan, snug fit lang. Snug fit, yan. Yeah. Yeah. Yan, okay. Okay na yan. So, susunod natin yung nasa ATF natin, guys. Tapos, luluwangan na natin tong coolant natin para mahugasan natin yung mga langis-langis. Yun ang purpose natin. Nasa na yun, ATF. Ay, puta. Pusulo. Tignan natin yung tornilyo ng ating ATF. Sa transmission, so dito lang sa 14 lang din siya. Ayan. Yan, so higpitan natin guys. Snug fit lang ulit. So, okay na yun. So, ang gagawin natin naman ngayon is bubuksan natin tong ating sa ating radiator para tumulo na yung tubig at mapalitan natin. Ayan. Ito lang. Buksan natin. Teka. Kuhaan ng place dun. Pause mo muna. Guys, nandito tayo sa most exciting part ng ating pag-change oil, ang pagsasali ng mga fluids. Okay? Siyempre, kahit sino naman, no? Yung gusto, yung pag-release ng fluid, yung pagsasali ng fluids. Okay, guys? Since wala tayong budo, gumawa tayo ng bote. Improvise na lang. Ayan. Para lang, hindi tumapon yung ating mga fluids. Yan. So, punasan na lang natin. Punasan natin ang basahan natin na may langis, no? Para hindi kakapit doon yung dumi. Siyempre, may lang magkakalangis dyan siya. So, yun na rin gamitin natin. So, lahat natin isasalin is yung ating coolant, no? 3/4 isali natin doon sa main radiator. Yung matitira sa 3/4 ano ba? 1/4 ba 'yon o ano? 'Yun ang basta 3/4 sa radiator, 3/4 sa reservoir. Okay. Nahigpitan mo na doon. Baka mo. Teka.
So, kulay pink siya. Kung nakikita nyo, ayan, pink lawan. Yung mga pink lawan dyan. Ayan. So, alam nyo naman, pag Toyota, kulay pink siya. O pag Casa, kulay pink. Ayan. Oh, oh. So, nabulunan. So, okay lang. Tapos, yung iba, pasok na natin sa kulat. Oh, off ya. So, okay. Ayan mo tubig. So, yun. Nilinis na natin yun. Lalagyan pa ng tubig, no? Kasi hindi yun sasapat kung yun lang yung ilalagay natin. Yan. Hindi lang naman. Mapuno lang to radiator natin. Tapos susunod natin yung engine oil naman. After ng engine oil, huli na yung ATM. Okay? Pag nasalin pala natin, bibinisin pa natin yung mga ano yan? Sisip-sipin niya rin yan. Hoy, wala laro ngayon. Dapat sinabi mo sila set eh. Para so takpan na natin, guys, no? So tapos na, so naka-isa na tayong refill. So, susunod natin is yung ating engine naman. So, engine naman. Yan. Engine. So, most probably ang masasali natin is mga 3 and a half liters lang, no? Yan. So, gamit natin ang motor oil. Ayan, no? Guys, tignan nyo to, ah. Ayan, no? Parang tubig siya, oh. Sa puti. Tignan nyo yung kulay puti. Di ba kanina kulay ano na siya? Kulay... Salin mo ha. Salin mo. Ito. Ganun. Yan. Nakikita nyo puting-puti siya. Kita nyo puting-puti. Yung langis oh. Ganyan dapat ang langis ng freshly salin ng langis ng ating engine, no? Kahit sa Honda, ganyan din, no? Ayan, o. Tadya naman puti, oh. Hindi naman puti, parang naninilaw-nilaw. Pero, lamang yung... Clear siya, clear. Okay? So, sasali tayo niyan. Tatlo at kalahati. No? Ayan. Pinalitan natin kanina kasi
namumula-mula na, nangingitim-ngitim na namumula-mula na eh. So, talagang palitin na rin siya. Okay? Ayan. Ayan siya. So, ay. Teka lang, angat mo yung buhos. Yung process natin, pag sasali na lang is, ang sasali natin is yung ating ATF. So, hindi siya kasha doon. So, gumawa na lang tayo ng improvised funnel, no? Ito. Ayan, ATF. Yung pinabubuksan ko na yung ATF. Buksan mo ito, magkabilang gilid. Tapos, yan. Sakto naman, tong butas na to, saktong-sakto doon sa bakal. So, na... sa pinaka-hose, so doon natin siya isusok-sok, no, guys. Ayan. So, masasok-sok natin siya. Meron siyang allowance na mga siguro mga half an inch, no? So, hopefully, hindi naman siya tatagas. So, siguro mga ano rin siya, mga 3 to 3.5 liters din siya. Tapos, sabi ko nga sa brother ko, magpaano siya. Engine wash, no? So, sana! Ha? Magkabila lang. Nasaan yung pinambutas mo? Screwdriver, wala ba? Meron doon sa ibabaw ng kulungan naman ako sa helmet ko. May screwdriver doon. Doon, sa kulungan ng ano, doon. Sa helmet ko na itim, meron dyan screwdriver. Screwdriver, sa... pulang-pula. Parang cherry. So guys, ganyan ang kulay niya. Oh. Pulang-pula, parang cherry. Tingnan mo kung tumatagas din sa hose. Wala naman. Ayan. Nasaan yan, ayan, oh. So, parang syrup siya, no, guys? Parang cherry syrup. Tingnan mo. Dire-diretso lang siya doon. Para makita niya rin. Cherry yan, no? So, 3 liters, 3 and a half liters ang isasali natin. So, ganun siya kulay, oh. Pulang-pula, parang syrup. De, ano mo na lang yan, tol? Dahil ipunin mo lang, lagay ko dyan sa mga lata ko na ibibenta. Yan. Dire-diretso pa yan, guys, no? Kasi... aso rito naligaw. May aso naligaw. Gusto magpa-change oil din. So, madampot ka dyan. Uy. So, sa idin lang natin, no? Kasi sayang. Ayan, guys. Ganyan-ganyan kulay na parang cherry-cherry, pulang-pula siya. Oo, dubayan. Walang matitira. Ano? Ilan to? Tatlo lang to? Oo. Oh. Lahat na to. Tatlo lang. Ba yan?
mabigat-bigati. Oh, tumatapon sa kabila. Hingin kang plastic kay Erin. Lagi mo lahat ng mga plastic sa kalata sa isang bal. Para nagay ko sa bebeto ko sa pagbubuti. Garbage bag? Oo, yung puti sabi mo. So yan guys, tapos na natin. Isalin ang ating ATF. Wala naman siya natapon. So, susunod na gagawin natin is paglilinis na lang noong ating spark plugs. Yan. So paglinis natin ng spark plugs, nakalas naman na natin. Ang gagawin na lang natin is pagtanggal lang ng spark plugs. Yan guys, tanggal na natin yung unang spark plug, yung pangalawa naman. Medyo mahigpit siya eh. Tuyo kasi siya. Yan. So magandang indication yun na tuyo siya, hindi siya basa ng langis. Ang gagawin natin. Sino? So yan na. Ganun lang, itanggalin natin. Kaya madumi siya, lilinisan lang natin since hindi bumili ng hindi siya nakabili ng spark plug na bago, lilinisin na lang natin. Anyway, tuyo naman siya eh. Ang delikado dyan yung pagbasa ng langis ng spark plug. So guys, no, pupunasan lang natin. Pwede pa naman yan. So ganun lang gagawin natin doon sa apat. So nakadalawa na tayo. So dalawa na. Dalawa na lang. Finish lang. Tapos, pagbalik, shoot lang natin ulit doon. Tapos, tuloy na lang natin. So guys, ganun lang gagawin natin dun sa dalawa. So, dalawa pa. Ganun lang, no? Sa so, paglinis ng spark plug. Tapos, after nun, kakabit na natin. Tapos, start na natin. Okay guys? So yan guys, nalinis na natin yung ating mga higpitan na lang natin, no? So, gist lang pala siya, no? By number 10. Higpita lang natin yan, guys. So, guys, no, higpita lang natin siya. Kita nyo lang maigi, guys. Snug fit lang. Hindi yung kailangan yung mga measuring. Rin natin pati yung mga lang natin. Make sure tama yung lagay nyo nito, no guys. Yung
hindi yung start yung sasakyan nyo. Nagpit lang. Okay na yan. Ingatan nyo lang din kasi pag hinigpitan nyo maigi, mababasag to. Ito. Naman pag medyo hinigpit kasi pag hinigpitan nyo nga mababasag or malulo. Tapos lagyan na natin yung engine cover. Okay, ito yung nagfit lang din. Tagpit lang guys, no? Mababasag eh. Wala lang vibration na mararami. Okay, start first. Start na. Okay, sabot. Mag-start kaya. Start ka naman. Okay guys, start natin. After change oil. So, pag-start natin guys, siguro mga 10 minutes, pwede natin siyang itakbo na para lang mag-circulate yung mga oil na nilagay natin dun sa loob. Okay guys, so yon. So yan for this day, yan ang ating Ingo TV Works car review and car DIY troubleshooting, no? So bukas meron pa tayong mga darating na mga videos pang Just GK naman, no? Ito lang sa brother ko kasi Toyota yung choice niya ng sasakyan. From time to time ako yung titingnan niya. So yun ang mga process, no? Okay, if you have comments and suggestions, please do write it down below or any questions regarding sa mga car na para masagot ko at the best of my knowledge. At kung meron man akong masagot or mga hindi nyo may idea kayo or mayroon kayong inputs, you can correct me if I'm wrong or makadagdag kayo ng inputs. No? So, don't forget to subscribe to my YouTube channel, Ingo TV Works, and don't forget to hit the red button for more videos. Okay, guys? See you next video guys. Bye-bye.